check the mic and make sure it sound right, boys. Isang magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito, akin pong ipapakita sa inyo itong pag-varnish ko dito sa pinto o pag-preparasyon. Panoorin kung paano ko ginawa ito. Pero kung kayo ay bago pa lang dito sa aking channel na Paint and Varnish TV, mag-like po kayo, mag-subscribe with notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng mga bago kong video. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ang unang gagawin dito sa pagpreparasyon, kailangan po una talaga ito, kailangan lihain. Pero yung ginagamit ko dito, yung sander, balahan po ito ng number 100. Kasi makinis na, mas lalo pang makinis ito pagka ginamitan po ng grinder. Kapag pwede, na, pwede rin mano-mano, gamitan po ng plywood, dito ibala sa liha. O mayroon pong mabili na pang ano sa mano-mano na may liha. Marami pong paraan dito sa pagpreparasyon. Kailangan po ito maganda po yung pagkaliha bago pa po ito natin i-stain. Check the mic and make sure it sound right, boys. Pagkatapos maliha, kailangan po natin itong alisin yung alikabok gamit po yung hose. Kailangan po malakas ang hangin. Kailangan mas mabilis paggawa dito sa pagpreparasyon. Pwede naman po brush o kaya basahan. Pero mas maganda gamitin itong compressor na gamit po itong hose. Mga kakilala kong mga pintor, yan po yung ginagawa ko dito sa pagpreparasyon. Kasi iba-iba po mga diskarte dito sa pag-varnish. Marami pong diskarte. Kaya ito po yung i-share ko sa inyo, yung pagpreparasyon lang po ito. Ito yung part 1 na ipapakita ko sa inyo kung paano po magpreparasyon dito. Kasi masilan po ito dahil panoorin lang po ninyo hanggang sa dulo, hanggang sa matapos itong aking pagpreparasyon dito sa varnish. Check the mic and make sure it sound right, boys. Na matanggal yung alikabok, ang kasunod kong gagawin dito, timplahin na po itong penetrating wood stain. Ito po yung ginagamit dito sa pagkulay dito sa mga pinto, mga bay, do, yung mga kakilala kong mga bisaya. Kaya ito, i-adjust po kunting yellow para hindi masyadong pula. Yung paggamit po dito, kailangan po, kasi ang penetrating, masilan po ito, hindi po basta-basta na varnish na katulad sa mga oil wood stain na gagamitin dito. At mas maganda ito gamitin. Kailangan na po ito haluin mabuti bago pa po ito i-brush o kaya ay gamitan ng basahan. At diretso-diretso lang po ito. Panoorin po ninyo itong aking mga pagpreparasyon dito sa pag-varnish dito sa pinto. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sunod kong gagawin dito kasi natimpla na yung penetrating wood stain, ito yung gagamitin kong pang stain itong brush. Kailangan po pag stain po dito sa penetrating wood stain, kailangan po diretso-diretso, hindi po pababa yung isang linya po ng bikat na dito nakikita po ninyo. Kailangan po dito diretso-diretso pababa kasi babakat po ito dahil ang penetrating isang kulay lang po ito o pag-stain. Kung pag-adjust nito, yun po yung kasunod na paggagawin. Kung halimbawa, hindi pa tama yung kulay, kailangan po natin itong i-adjust.
Pero yung pag-stain nito, minsan na po yung pag-stain nito sa penetrating wood stain. Check the mic and make sure it sound right, boys. Pag nag-stain gamit ang brush, kailangan lang po ito, sundan po natin ito ng basahan para makuha po yung mga kapal. Mapantay po yung kapal niya. Kailangan din po natin ng basahan ito. Kailangan po ginagamit ito ng brush kasi may mga bikat. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Ito nga pala yung gagamitin kong mga materials dito sa pag-ipit po dito sa pagkatapos mag-stain ng penetrating wood stain. Ito yung sanding sealer. Ayan, yung sanding sealer po. Yan po yung unang pag-ipit po dito. O timplahin ko na po itong sanding sealer. Lagyan po ito ng lacquer thinner at lacquer flow. Ayan po yung mga sangkap po dito sa pag-timpla po ng sanding sealer. Ayan po yung thinner, lacquer thinner, 20%. At lagyan po ito ng lacquer flow o 15%. Hindi pwede sumubra yung lacquer flow kasi kailangan po ito yung ma-reduce po. Ayan po yung mga sangkap po dito sa paggamit po dito sa pag-ipit. Alam na po ito ng mga varnishador kung paano po pagtimpla dito. Kaya yan po iba, hindi po na-share. Ito po yung ma-share ko po sa inyo yung habang panahon kong karanasan dito sa pag-varnish. At naway may makuha po kayong kunting idea dito sa aming mga pag-preparasyon dito sa mga pinto. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na maipit ng sanding sealer, ito naman yung kasunod kong gagawin, masilya na pulatite. Pero dito pag masilya po, kailangan po natin itong yung mga maliliit lang po, yung daan lang po ng tucker o pako. Yung mga wag po lumampas dito kasi makita po dito yung babaon po dito sa bitas. Ang importante dito sa pag sealer, kailangan punong-puno. Kasi nasubukan ko ito na hindi pa gaanong puno pagka sealer tapos masilyahan, babaon po dito sa bitas. Mahirapan po tayo kasi itong penetrating wood stain, masilan po ito. Kitang-kita po yung pagbaon po dito sa bitas. Kailangan maingat din po tayo pag masilya dito sa paggamit sa pulatite. Yan lang po yung ma-share ko po sa inyo mga kapinta kasi pangit po ang varnish na mayroon po mga piklat. Kailangan po natin itong gawin na mas maganda pa o pulido paggawa kasi malinis tingnan yung pagka-varnish. Yung iba kasi lalo na pag nagba-varnish, yung iba napapansin ko hindi na po sila nagbubuli o nagliliha ng tubig. Kailangan po natin itong lihain ng tubig. Mamaya, mapakita ko sa inyo. Itong mga ginagawa namin, pagka nagbabarnis, lihain po ito ng 240, gamit po ang basahan at tubig. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Tapos na mamasilihan, yan na po yung pinaka masilya ko dito, kaya lang minamadali ko po ito. Ayan po yung resulta nito, kasunod na ginagawa lihain. Ayan po, hindi pa masyadong puno sa saning silir, kaya bumabaon po sa bitas. Masyado kong pagmadali dito, kailangan po natin itong lihain. Tanggalin po yung mga bumabaon sa bitas kasi kitang-kita po ito pagka pinitreating wood stain ang ating gagamitin. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos na magmasilya. Ayan na po yung resulta dito sa hindi pa gaanong puno yung sanding silir. Bumabaon po sa bitas. Nagmadali po ako. Kailangan po pala ito, kailangan natin itong punuin ng sanding silir bago pa po ito masilihan para hindi po tatagos dito sa bitas. Ang tamang pagliha po dito, kailangan po may tubig para hindi po alikabok. Yan lang po yung maishare ko po sa inyo, tipid pa sa liha. Yan lang po yung pinakamagandang paggamit po dito sa liha na may tubig. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tapos maliha, ang kasunod na gagawin dito, ipipinsil na po itong mga daan po ito ng tucker, yung mga masilya. Na why may nakuha kayong kunting idea dito sa aking mga ginagawang pag-varnish o pagpreparasyon, please like and share and comment and subscribe. At pakipalo na lang po sa ipipage ko na Paint and Varnish TV. Marami pong salamat sa mga nanonood dito sa aking mga ginagawang video, na why may nakuha kayong kunting idea dito sa mga ginagawa. Marami pong salamat.